po ulit sa inyo dito sa programang Heart of Worship. Ako ang inyong makakasama, Ate Oni. Tulad sa mga nakaraan na napag-usapan natin o natalakay natin patungkol sa pagsamba at pananalangin, dalangin ko po sa umagang ito, sa araw na ito, ng patuloy na managana sa atin ang grasya at habag, pag-ibig ng ating Diyos. At ngayong araw ay pag-usapan natin tungkol sa kanino ba talaga tayo manalangin. Ngayon pong umaga ay mayroon po tayong panauhin at salamat at kanya pong pinaunlakan ang paanyaya. At ngayon po ay narito na siya sa aking tabi. Welcome po, Pastor Domin Hablo. Siya po ay mukha-pastor sa San Agustin Assembly of God, San Agustin, Romblon. Welcome, Pastor. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Ate Yuning. At gayon din sa ating mga televiewers, ating mga kababayan din. Good morning. Okay. So, Pastor, salamat po. At ngayon po ay mayroon po ako mga tanong. Bakit, kanino ba talaga tayo dapat manalangin? Okay po, napakagandang tanong po yan na Ate Yuning tungkol sa ating napapanahong mga isyo na to whom do we pray o kanino tayo dapat manalangin. At tunay nga po na sa Biblia ay may mga katotohanan ikinuturo kung kanino tayo dapat manalangin. Mm-hmm. I-address natin our prayer to the Father. Mm-hmm. At marami pong talata sa Biblia, kung ibibigyan natin ng pagkakataon, according sa Biblia, sa sulat ni Apostle Juan, chapter 17, verse 1, mm-hmm, ito po ang ating mababasa. Pagkasabi ni Jesus sa mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak o pangparangalan ka naman niya. Mm-hmm. At gayon din ang sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 9. Mm-hmm. Patungkol po ito sa turo ni Jesus sa pananalangin. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mm-hmm. So napakaganda po na pagkakataon na malaman natin kung kanino tayo dapat mananalangin. At pangalawa, pray in Jesus' name. Mm-hmm. Na sinasabi sa aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 6, na sinasabi, sumagot si Jesus, mm-hmm, ako ang daan, mm-hmm, ang katotohanan, at ang buhay. Mm-hmm. Walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Mm-hmm. At ganyan din ang pangako ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan pa rin, kabanatang 14, sa talata pong 13 hanggang sa 14. Mm-hmm. Ganito po ang ating mababasa. Anuman at anumang hihingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Napakaganda po. Okay, salamat po, Pastor. Napakaganda po. So, ibig po sabihin, Pastor, na direct tayo manalangin sa Ama at sa kay Jesus Christ. So, okay po, Pastor, napakaganda po, naliwanagan po ang lahat. Pangulang po, Pastor, ay ano ang sinasabi ng Biblia sa mga nanalangin sa iba't ibang mga object? Okay po, sa katanungan po yan ay Ate Yuni, ay nais ko pong ibigay alam sa ating mga kababayan ay ginagalang ko po ang inyong mga paniniwala, subalit may mga katotohanan sa Biblia na kailangan nating paniwalaan at kung ano ang sinasabi nito patungkol sa pananalangin sa iba't ibang mga object o rebulto. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 4, ito ay patungkol sa ikasampung utos. Yung una at pangalawang utos ay sinasabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahin o anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin.
At gayon din ang sinasabi sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 44, talatang 9-10, ganito po ang ating mabasa. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito kaya sila ay mapapahiya. Sa kabanatang sa talata pong 10, ganito ang ating mabasa. Walang idinudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Sa talata pong 15, ganito naman po ang sinasabi. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay init sa kanya para igatong na panluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Subalit sa talatang 17 po ganito ang nakasulat. Ang natirang kahoy ay ginagawa ng niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Sa talatang 18 po, ganito po mga kababayan ang nakasulat. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Okay, Pastor, marami pong salamat sa mayamang katotohanan mula po sa Biblia, mga katotohanan iyan. So, ibig sabihin, Pastor, hindi talaga pwede o hindi dinidinig ng Panginoon ang ating mga dalangin sa pamamagitan ng mga objects na iyan. Pastor, sa umaga pong ito, marami pong salamat at baka mayroon pa po kayong nais idagdag sa ating mga viewers. Okay po. So, karagdagan po sa ating mga kababayan, sinasabi po sa ating po ng banal na kasulatan ang kahalagahan ng panalangin. Mm-hmm. But, we pray to whom can able to answer our prayers. Mm-hmm. We pray to whom can able to know the deepest desire of our hearts. Mm-hmm. And able to provide. Mm-hmm. All we pray or all we need. Mm-hmm. Kaya nga, mga kababayan, mahal kayo ng Diyos. Katulad ng pagmamahal sa amin, sa akin, sa aking pamilya. Subalit, malinaw po na sinasabi niya mula sa banal na kasulatan na ayaw niya kayong mapahamak. Kaya inihayag ang mga katotohanan ito para sa ating lahat dahil mahal tayo ng Diyos. So mga ka-worship, I hope marami tayong natutunan sa ating talakayan patungkol sa tuwong we pray. Ngayon po ay please i-like, i-share, mag-subscribe sa aming channel. Sa muli, ako ang inyong lingkod, Ate Oni, sa ating programang Heart of Worship na nagsasabi, God alone is worthy of all worship. God bless and to God all the glory.